May magandang tanghali. Ito ang demo sa version 7.0. Ayan. Na manual focus ko lang para hindi siya pabago-bago ng focus. Okay na, maganda ka na. Hindi na siya nag-auto-focus. Okay, yan. Turuan ko kayo kung paano ikakapit ang version 7.0 sa bagong Allen timer na mga katipid kayo ng wire. Second video na to, ibang guide naman. So gagawin natin, kapag may bago kayong Allen timer, ikakapit nyo tong 7.0. Gawin niya, check niyo muna yung parts, mga laman ng Allen timer kung kumpleto. So ayan, kumpleto yung relay, kailangan dalawa. So ngayon, okay, ito, kakabit natin doon. Pakasimple lang gawin yan. Meron tayong available na wire. Gagawin niyo, kakalasin niyo lang. Second region na to, kung ano ginawa natin sa nakaraan, ito rin gagawin natin. So ayan, gawin nyo, kukunin nyo to, tapos puputulin yung green wire, yung dalawa. Ito yung isang green wire, tsaka ito isa pa. Yeah. Ito ngayon, tatabi natin yung isa. Ito yung para sa ano, monitor natin. Kailangan natin sa auto shutdown ito. Tsaka itong green. Yan, tatabi natin yan. Tsaka ito. Ayan. Tabi muna natin. Tapos ito, tabi rin natin to kasi sa power supply. Mamaya na natin kakabit yan. Yan. Saka ito. Dito sa dalawa na to, kapag gagamitin nyo ang universal, mas maganda, mas madali ikabit ang 7.0. Yan. Ngayon ito, itatabi nyo lang tong isa na to. Yan, tabi nyo yan para sa universal coin slot. Tabi natin. Ito ngayon, yung gagawin natin, itong isa na to, na spare, bali spare siya kasi ito, universal, ito sa universal mapupunta. Lalagay natin dito yan. So yan, lalagay natin dito. Tapos, itong puti na to, center ko lang ha. Minsan kasi hindi na sa center, hindi ako nakatingin. Itong puti na to, tatanggalin natin yan. Tapos ito ang matitira lang. Ayan, itong wire na to, puputulin natin. Hanggang ganyan kaiksi. So, meron na akong ginawa. May pinutol lang ako para hindi ko na ito putulin. Okay, ito yung pinutol ko. Tinanggal ko na yung puti. Dito yung lalagay. Alam mo, inayos lang ako ng konti. Ayan. Ngayon yung isa kanina na tinanggalan natin ng green, ito yung inano natin, pinutulan natin ng green, kakabit dito siya. Ayan. Para sa auto shutdown. Para sa auto shutdown naman ito kakabit din. Gawin natin putulin yan. So, yung brown na yan, hanggang dito. So, meron natin akong pinutol para mabilis na tayo. Kunin ko lang.
So, ito yan, pinutol ko na. Yan, ganyan ang mangyayari siyan. Ito, itong isang spare nito para sa monitor, ito yun. Yung itinabi natin kanina. Pinutol ko na rin yan. Ito yung dalawang green ngayon. Ito yung dalawang green na putol. Tapos yung pinagputulan naman nito, ito naman. Yung puti, itinabi ko lang yung puti. Yung puting tinanggal, itinabi ko muna. Magagamit yung kung sakaling kailanganin. So yan. Tuloy ko. Paano natin gagamitin ito ngayon? Paano natin gagamitin yan? Talapan natin. So meron akong, ito yung board na sample ko. Yan yung board. Tapos, nakita nyo naman may mga butas na yun. Diyan yung ihihinang yung wire. Dito. Diyan yung ihihinang. Sa lalim. Saka doon. Ito dito rin lalagay. Ngayon, gumawa na ako ng isang may screw para hindi na ako maghinang. Special na sample ko lang to para sa pagde-demo ko. So, gagawin natin. Imbis na hinang kasi, gagawin ko. Imbis na ihinang dito. Imbis na ihinang pa rito. Yan. Imbis na ihinang ko. Hindi ko na ihinang. Gagawin ko na lang. Linagyan ko ng terminal. Linagyan ko siya ng terminal para madali ikabit. Ginagamit ko sa demo palagi yung board na yung maliit na yun. So kung mapapansin nyo, tagilid na sa tagilid pala ako nang yan. Tagilid pala yung pinakaano ba? Yeah, para center lang. Kung mapapansin nyo, dalawa butas, doon yun nakatapat. Ayan. Doon. Tsaka ito. Minarkahan ko to. Ito yung negative. Ito yung negative. May yung minus. Tsaka ito yung minus din. Ito yung minus din. So, pag tinignan nyo siya, may plus tsaka minus sign. Ito, may minus, may plus sign. Lahat ng minus sign o negative sign sa gitna. So, yan. So, lahat ng minus sign sa gitna. Yung itim, talagang sa minus o sa negative. Yan, negative. Bakit na yung negative ang linagay ko dyan? Kasi ito, ground to, para dito sa board. Ito, positive, para dito sa positive. Okay. So, yan. Ngayon, pag tinignan nyo to rito yung board na to, meron kayong makikita rin sa ilalim. Isang 12 volts. 12. Ground. Tsaka signal on. Ito signal. Ito yung ground. Ito yung 12 volts. So bali ang mangyayari. Yung 12 volts out nitong timer. Isusupply natin dito sa auto shutdown board. Dito isusupply. So ganyan mangyayari. Ang supply ng auto shutdown board galing dito. Dito sa timer. Itong ground, itong gitna, yung black, lagay natin sa black din. Sa negative. Sa minus sign. Kung totoo, sinuwalang polarity ito kasi contact lang yun nandito eh. Contact lang to. So baka nawawala ako sa screen, hindi kasi ako nakatingin sa cell, sa pinaka-camera. Nakatingin ako sa pinaka-actual na board, maaaring nawawala ang video. Hindi ako tumitingin sa camera. Sa cellphone. Cellphone lang ginagamit. Okay. So ganyan ang itsura niya.
Meron tayong mga pinutol. Meron tayong mga pinutol. Ano gagawin natin sa pinutol na yan? Ang gagawin natin, pagdudugtong-dugtongin lang natin itong mga pinutol natin. Yeah. Yeah. So may pinutol tayo dito, dalawang green, ito yon. Roll natin. So meron na akong ginawa na pinagdugtong. Meron tayong pinutol dito na where na red and black. Ito yung pinutol dito na red and black, dito siya galing. Itong green at dalawang green dito kinuha sa dalawang. Okay, hanapin ko lang. Dalawang yung green pa rito. Bali, dalawa na tanggal. At meron pa rito yung pinutol. May pinutol pang ano rito ba? Brown. Brown at dalawang brown. Brown at black. So, ang ginawa ko, ito siya. Pinagdugtong-dugtong ko. Yung pinutol na wire dito, ito pinutol, ito ngayon yun, kinuha ko. Tapos yung dalawang green na pinutol doon sa magkabilang gilid, ito ngayon, dinugtong ko, yun. Ito nga yun. Brown at black. Tapos itong isang green, minarkahan ko ng masking tape para alam ko kung pagka-tinist ko, sa kabilang dulo, malalaman ko kung alin ang karugtong. So ito yung karugtong niya, minarkahan ko rin. At ito, yung pinutol ko naman dito, ito, dito ko dinugtong sa kabila. Yun. So lahat ng black, yung black dito sa kabilang dulo, magkakatapat yan. Ito, ito yung green na walang mark. Pagdating sa kabila, ayan na. Yung green na walang mark. Tapos yung black na kabila, ito yan. Gagawin natin, dito natin ilalagay yan. Dito natin ikakabit. Ito yung ikinakabit papunta sa power button. So ito yun. Yun. Kabit na. Yun sa power button niya. Yan yung papunta sa power button. So nagdugtong tayo ng wire para hindi masayang. Ito yun. Talisin ko muna ito. Kunin natin yung board. Yung sample board. Motherboard. So ito ngayon yung motherboard niya, yung nakakabitan niya ng motherboard. Itong terminal na to, ito yung power, sa may power terminal to, power button. Dito kinakabit yung power button. O, ito yung pinapindot ng mga bata. Yan, nakakabit sa casing. Dito yung nakakabit, nakalagay. O. So ayan, pag pinindot ito, magpapower on ang PC. So gagawin natin, ngayon ito. Yon, ito yung dulo ng ayan, sundan lang natin ha. Ayan yung brown, dinugtungan ng green, tapos dinugtungan ng red. Itong red, idudugtong din natin dito ngayon yan. So, may polarity ito ha. So, ang black ay negative natin. Dudugtong natin yung ganyan. Para hindi kayo mahirapan, halimbawa nakakabit na sa casing, hindi na tatanggal yan. Tatanggalin niya ito, may iwan ito sa casing.
Ganyan lang siya. Ayan, actor ko na hinihinangan para makita niya na. Pag napasok ako, okay. Lock magagawa pag papasok ako. So, ganyan nangyari ah. Parallel lang, pinaralel ko lang. Medyo natatagilid ang pag-video ko kasi hindi ako nakatingin talaga sa camera. So, ayan. Ganyan lang siya. Mula rito sa board. Ayan. Mula sa board, sundan natin ang wire. Ayan. Hininang. Pumunta rin sa power button. Sa ano, auto shutdown board. So, ito ngayon. Ito naman yung papunta ng ito na ngayon yung papuntang coin slot pag dinugtong mo. Ayan. Kailangan dito ngayon sa power nito manggagaling sa power supply unit. Ito. Dapat ito. Tanda na. Dapat manggaling ito sa power supply unit. Kasi ang requirement nitong ano na to, ang auto shutdown board ay kailangan sa power supply unit manggagaling. Bali, nakiraan lang yung 12 volts papunta rito sa board. Galing dito, ayan. Ito yung saksakan. Ito yung power supply. Ito sa molex ikakabit. So, ganyan lang. Sa molex. Sa molex siya. Walang ibang pagkakabitan. Hindi pa pwede na ilagay ito sa transformer. Hindi gagana ang auto shutdown board. Maaaring gumana, magpapatay hindi ang computer niya. Required. Tapos, ang sa software naman, wala kayong install application, kundi maglalagay kayo ng auto end task. Nasesearch yun sa YouTube tsaka sa Google. Ang may gawa nun ay mismong Microsoft. Ginagaya lang ilalagay nyo. Ang purpose ng auto end task is lahat ng application i-close niya habang nag-shutdown ang PC. So yan ang kailangan nyo lang. I-review pa ba natin? Mahaba na. Huwag na. 17 minutes eh. Okay, salamat. Yan na lang.